Henry, pag sinabi bang Rome, ano ang unang naiisip mo? Siyempre, yung si ano, Russell Crowe. Talaga lang. Gladiator. Gladiator agad. Kasi, Roma, eh, di ba? Yung Colosseum. Pagkatapos doon sa loob ng Roma, nandun yung Vatican. Of course. Ito yung inaasahan magbibigay ng La Dolce Vita. Sa ko man dinig ng La Dolce Vita? Ah. Di ba kanta yun? Parang. Or and ano opera, siya eh? Opera. Anyway. Pero popular siyang phrase. Na Italian phrase. Sweet or good life. Ang ibig sabihin pala nun. Mm-hmm. Kung sa Tagalog ay magandang buhay sa mga taong nagpupunta doon. Nako! Ang galing mo talaga, ha? At alam mo ang meaning nun, ha? Yan po ang kwento ni Jackie De Vega. Binalikan niya ang journey ng mga kababayan nating dumayo sa Città Eterna o Eternal City of Rome para makamit ang La Dolce Vita o ang magandang buhay. Ngayong Pasko'y pag-ibig ang kailangan ng daigdig kay Roma, sentro ng Italia. Hitik sa kasaysayan. Pangako ang La Dolce Vita o Sweet Life o ang magandang buhay. Kaakit-akit at dinanasang destinasyon ng mga Pilipino para makapagtrabaho. Hindi nakakapagtaka na tuwing Kapaskuhan o bagong taon, ilang Pilipino sa Roma ang dobling hirap ang nararanasan. Malayo na nga sa kanilang mga mahal sa buhay, kailangan pa rin nilang magbanat ng buto para kumita. Alamin natin ang kwento ng 3,000-libong mukha ng mga Pilipino sa Roma. Bisperas ng Pasko, maghahating gabi. Habang ang lahat ay nagsasalo-salo ng Noche Buena, naglalakad si Sian papunta sa kanyang trabaho. Maikli ang halos 4 na kilometro na lakarin, pero iwas pa rin siya naabutan ng Pasko sa kalsada. Manager at receptionist siya sa kanyang trabaho at sa mga araw ng Pasko at bagong taon, regular na siyang tumatao sa reception. Since graveyard, mostly na mga guests nasa labas, nag-celebrate na sa mga bar. Ako nakaupo lang sa reception, nagbabrowse lang ng social media, palike-like na lang yung mga handa nila, ng celebration nila. Yun, and then kapag mag-isa lang ako sa reception, nag-isay ako ng simple prayer, ng thank you Lord. Marami ang nagsosolo tuwing may okasyon, minsan nakikisalo sila. Ang iba, inoobliga ng amo na pumasok sa trabaho. Thankful naman ako na kahit na nagtatrabaho ako, maraming reason para maging masaya. Masasabi ko lang naman kasi masama yung Pilipino, may Pasko. Kahit may kapamilya at mga kamag-anak sa Italia, solo flight pa rin si Sian. Nasa labas kasi ng Roma ang iba niyang kamag-anak. Pumanaw ang kanyang ama nung siya'y 9 na taong gulang. Nag-for good sa Pilipinas ang kanyang ina 3 taon na nakalipas. Ang kanyang kuya naman, nasa Pilipinas para magpa-opera sa paa. May time na na-enjoy ko naman yung pagiging mag-isa ko, pero minsan talaga nakakalungkot mag-isa. Pero grateful pa rin naman ako dahil at least inabutan na naman ako ng isa pang Christmas. Lumipas ang 24 oras, sinalubong at tinapos ang Pasko sa trabaho. At sa bagong taon, walang pagkakaiba sa nagdaang Pasko. Paglabas ko ng work ng 25 ng 8 a.m, diretso ako ng bahay para matulog. Siguro magluluto ng onte pag nagutom, then gising ng hapon, balik ulit ng 4 p.m. sa work. Sa parehong hostel, nagtatrabaho si Claire bilang chambermaid. Sa loob ng 3 taon, normal na sa kanya ang pumasok tuwing Pasko. Iba pa rin yung ano, pag yung sa family, yung kasama yung family mo ng Christmas. Matapos ikasal noong Hunyo sa Pilipinas, bumalik agad sa Roma si Claire para magtrabaho at tustusan ang pagpapagamot ng asawa. Noong 1 taon bago sila ikasal, na-diagnose si Jason na may cancer. Nasopharyngeal cancer ang tumama kay Jason, isang tipo ng cancer na apektado ang bandang likod ng ilong na konektado sa lalamunan. Nagkaroon siya ng bukol na maliit, so pinakimo namin yan para totally maano siya. Eh ngayon, kasi di ba pag nagpapakimo,
pag bumababa yata yung sa may ano, platelets, ganun. Mm-hmm. Hindi, na hindi pa yung chemo. Last na, ano dapat niya na session, hindi niya na, ano, hindi niya na-attendan. So ngayon, kukontinue na lang namin yung natirang, ano, mas sa loob para totally, ano, ma-clear na siya sa ano, cancer. Nangakong sa hirap at ginhawa, di kailanman maghihiwalay. Pero minsan sa pisikal na distansya, kailangan maghiwalay para guminhawa. Gustuhin man niyang bumalik sa Pilipinas para personal na sikasuhin ang kanyang asawa, mas lalo silang mahihirapan tustusan ang pangangailangan medikal ni Jason. So minamuti mo mag-stay dito? Parang kumbaga sa practical na lang, tsaka ano, parang for the better na rin na para sa kanya din naman na para sa amin, kanya na, syempre, reality naman na, ano, kailangan talaga, financially, kailangan namin ng, ano, pera talaga para sa pagpagamot niya. Isang sakripisyo ang manatiling magkalayo sa isa't isa, kahit pansamantala, pero mahigpit ang kapit na mag-asawa sa kanilang pangarap. Balang kami magtayo sana ng kahit na maliit na business lang, ganun. Kasi sa amin, yung bahay naman kasi nila, tabi ng, ano, school. Mm-hmm. Parang high school na public sa amin. Mm-hmm. Tapos, meron naman din kaming maliit na ano, bukay, ganyan. So, parang paikot-ikot na simpleng buhay na lang. Kasi yun naman gusto niya eh. Ang pagmamahal ni Claire para sa kanyang asawa ang nagbibigay ng tibay at tatag at tumutulong sa kanya na harapin ang hamon ng buhay at maitaguyod ang kanilang binubuong pamilya. May positive lang yung sinasabi ko sa kanya. Basta lahat ng pinifeed ko sa kanya, positive lang as much as possible. Kasi madali siyang ano eh, maliit na bagay, bawal-tawal niya inisip sa isip niya, ganyan. Maliit na bagay, lumalaki sa isip niya. Takot ka ba? Takot. Siyempre, sa likod nung ano, nung lahat nung ano yun, natatakot ako. Pero parang binablock ko na lang siya ng ano, mga positive na bagay. Ganyan. Sa simoy ng taglamig, iniinda ni Claire ang anumang pangamba. Milya-milya man ang pagitan, ang tangi niyang pinangahawakan na balang araw ay makakaligtas ng tuluyan ang kanyang asawa. Di kalayuan sa bahay ni Claire nakatira si Maymay, isang caregiver. Sa halos 8 taong pagtatrabaho sa Home for the Aged, minsan hindi sila pinayagang magpasko sa Pilipinas. Nijuggle kami nitong mga, nito lang siguro for this 2 years in the past na nagbibigay ng riposo every 2 years sa Pasko, bagong taon. Mm-hmm. For every two persons lang, each occasion. So, pero talagang lahat kami is present on that day. Pasko, walang nakariposo, walang nakariferye. Chemist si Maymay sa isang IT company sa Santa Rosa, Laguna, kung saan kasama rin niya ang kanyang mister. Sa takot na magsasara ang kumpanyang pinapasukan, sinubukan niya makapunta sa Roma. Gaya ng ibang OFW, kinailangan niyang isantabi ang kanyang profesyon. Yun, yung fear ko kasi na meron kaming baby na noon, yung fear ko na pareho kami mawala ng trabaho ng mister ko, paano namin masusuportahan yung baby ng study. Iniwan niya sa kanyang asawang si Mandy, ang noon ay 6 at 6 na buwang gulang si Gabriel. Pero kinailangan din magtrabaho ni Mandy para matugunan ang marami nilang pangangailangan. Lumaki si Gaby sa kanyang lola. Tuwing weekend lang nakikita ang mag-ama. Mayroon nga time na kinuwento sa akin nung hipag ko na para naghahanap siya ng mama, bakit daw siya wala siyang mama. That time, siguro mga ano siya, 4 or 5 years old. Parang gusto ko na talagang umuwi, but I can't give up na. Tapos nag-start nga ako kasi dito sa clinic. Denied ang una niyang petisyon dahil limitado ang pwedeng maging residente sa inuupahang bahay. Kahit buntis na sa 2nd anak, pabalik-balik at umaasang maaaprubahan ng kanyang aplikasyon sa residensya. May 2016, iniuwi niya sa Pilipinas ang kanyang 2nd anak. Then nung iuwi ko siya, yung pagbalik ko ay felt so empty. Kasi sanay ako, uwi ako, nadadadling ko siya. Isang kaibigan ang tumulong na mapetisyon ang kanyang pamilya. Kaya nang maaprubahan na ang kanyang aplikasyon sa residence, sasabog parang sumabog yung dibdib ko talaga. Paglabas ko ng komunyo, umiiyak talaga ako. Then nung marilis, salta naman ako sa Joya.
ang saya nung feeling din afternoon. Bumilang lang ako siguro ng kasi October na release yung Alujativa ko, March may nulaosta. Kasi medyo matagal din yung appointment sa prefecture after mo magawa ng Alujativa. Then March, May, June nandito na sila. Kaya ang Christmas wish ni Gabriel na mabuo ang kanilang pamilya natupad din sa wakas. Ano na inararamdaman mo? Kumpleto kayo ngayon with additional. Masaya po, mas masaya. Mag-wait, mag-pray kay Lord na mangyari. Kasi nangyayari talaga pag nagpa-pray ka kay Lord. Parang antay lang. Medyo nakakainis minsan, nakaka-postrate na kasi sobrang tagal. Bakit? Bakit? Ang daming bakit. Pero yun nga, antay lang. Huwag mainit. Pagkatapos magtanghalian, nagmamadaling lumabas si Claire ng bahay para pumasok sa trabaho. Tanggap na rin niya na ganito uli sa bagong taon. Pero ang mas mahalaga ngayon, kumpleto ang kanyang pamilya. How could I describe it? Complete! Complete. Not like before na I feel so empty. Ngayon, kumpleto. Yung baby, sa aking loving husband. So Christmas is more parang bang it is very merry. Marami ring pawis at dugo bago kami makumpleto, but then sabi nga nila pag ginuno may paraan at pag talagang destined to happen it will, kasi yun yung will ni God. So I'm very thankful. Ang buhay sa abroad hindi swertihan lamang, kailangan mong trabahuin at magpursigi sa buhay. Dumaan man ang maraming Pasko, magpaparit-parit man ang taon, ang inaasam na La Dolce Vita o magandang buhay, tayo mismo ang huhubog. Jacka de Vega, ABS-CBN News, Rome, Italy.